Patuloy na hinahanting ang isinumbong sa atin ang bogbogerong chairman ng barangay 350 sa Maynila. Ipinasitiskan at binilang natin ng antibiotics ang biktimang 16 anyos na binatilyo. Puro sugat kasi sa mukha at ulo nang dumulog sa atin siya dahil sa pangahampas ng dry seal at pagsuntok ng brass knuckles ni Kapitan PJ Falcon. Nakaabang na kay Cap ang kasong physical abuse in relations to child abuse na inihain namin sa piskalya. Dadagdagan pa raw yan ng Manila Police District ng obstruction of justice at illegal possession of firearms. Damay sa kaso ang mga kasabwat at kainuman ni Chairman Umano. Yan ay si Barangay 349 Kagawad Antoni Fer Santiago, tanod na si Robinson Chavez at si Michael Ricardo. Pinagsibak na rin sa pwesto ang mga pulis na rumisponde ng papatay-patay sa kaso. Ngayon lang, pinatawag ni Manila Mayor Joseph Estrada ang mag-ama na nagsumbong sa atin. Nasa linyang telepono si Royces Nagit para sa update. Royces, ano raw ang dahilan ng papapatawag ni Mayor Erap sa kanila? Kasama ng 16 anyos na biktima ang kanyang ama na dumating sa opisina ni Mayor. Pinakita rin sa media ng Mayor yung mga sugat na inabot ng binatilyo, pati na rin yung dry seal na gaya ng ipinampuksok sa ulo ng biktima. Pinangakuan siya ni Mayor ng siya at legal assistant at kasabay nito ay inutusan niya ang hepe ng MPD na arestuhin na ang suspect dahil lumipas na niya yung 48 hours na palugit na ibinigay na rito para kusang sumuko. Sabi ni Estrada, walang karapatan ng sino man na manakit at lumabag sa batas, lalo na niya yung mga dapat ay nagpapatupad ng batas. Binanggit din ni Mayor Erap sa biktima na libre ang pagpapagamot sa Maynila. Pero yun nga, dahil naipagumot na raw siya ng ating programa, no, ng aksyon sa tanghali, pinayuhan pa rin siya na kung kailangan pa niya na magpa-check up ay libre daw sa lahat ng mga pampublikong ospital sa Maynila. Rafi? Okay, Royces, real talk. Hindi siya pwedeng arestuhin sapagkat lumampas na sa reglementary period when the crime was committed. That was a few days ago. So, unless kung meron ng warrant, in this case, pwede siyang imbitahan kapag siya'y nakita sa kalsada o sa kanyang tahanan. Now, ang tanong ko, ano ba yung purpose ng pagpapatawag ni Mayor dito sa biktima at sa kanyang ama? Actually, Rafi, tinanong natin yung staff kung bakit nga ipinatawag, ano yung dahilan. Ang sabi sa atin, idinulog din daw kasi ng aksyon sa tanghali ng ating ng iyong programa. Ikaw rin, nabanggit, hinahanap ka rin nila dito dahil ikaw nga yung unang tumulong dito sa biktima. So, gustong makilala ni Mayor yung biktima at para nga daw masabi sa kanya kung ano yung ginagawa ng Office of the Mayor para matulungan siya. Pero tama ka, Rafi, hindi naman talaga basta-basta pwedeng arestuhin itong suspect. Pero ang sabi ng MPD Director, na si Senior Superintendent Marcelino Pedroso, kahapon pa lang, nagpadala na ng surrender filler itong si Chairman Falcon Jr. Meron pa daw mga negosasyon na nangyayari dahil ang gusto raw nitong suspect ay kay Mayor susuko. So, hindi pa rin niya masabi kung kailan talaga lulutang itong suspect. Pero yun nga, kay Mayor Erap daw ito susuko kung sakasakali na lumantad ito. Rafi? Oh, malaking bagay din kasi kung si Mayor Estrada ay nag-offer ng tulong dito sa biktima dahil yung DLG ay pauna nang nagbigay nila ng tulong. So the more the better kung tutuusin. So ngayon, yung surrender filler na ipinadala nito pong suspect, kanino idinaan? Idinaan daw niyan kay Senior Superintendent Marcelino Pedroso. Siya yung bagong director ng MPD RAP. Maraming salamat sa iyo, Royces Nagit. Nasa inyong telepono ang chairwoman sa kalapit na barangay 349 na si Liza Franco. Chairwoman, nasaan na po yung mga kagawad at mga tanod na sangkot po sa pambubugbog dito po sa biktima? As of now po, yung kagawad at yung tanod na isa, hindi pinadala ko na po kasi ng invitation sila na makipag-ugnayan dito sa barangay para alam nila na alam dito sa barangay na yung ginawa nila. Pero walang nagpunta po.
Hindi raw po sila pupunta. Okay. Saka, pero alam niyo po na nandun lang sila sa kanilang mga tahanan. Ngayon, wala po. Hindi po sila umuwi. Tapos yung mga calls, hindi rin po sila sumasagot. Actually, yung isa lang ang nag-respond sa invitation namin. Pero parang mababaw lang ano niya, participation niya. Kasi nasa labas daw po siya ng barangay nung nangyari yung event na yun. Siya lang po ang pumunta rin. Yung tanod po yun? Oo, tanod po. Pero nasa labas lang daw po siya. Kaya ano siya na hindi siya kasali doon sa kanil. Ma'am, kailangan ma-identify muna siya ng biktima. Kapag na-identify siya, dapat tumasibak sa pwesto. At saka imposible, ma'am, nasa labas lang siya. Lahat po sila nasa loob. Huwag ko kayo magpapaniwala dyan sa inyong tanod. Sinungaling po yan. Okay. So, ma'am, pakisibak na po yung sa tanod habang inimbestigan po yung kanyang kaso. Yung tanod po kasi yung Serafi, yung tanod na yun, sa nagtatanod po siya hindi po dito sa barangay namin. Doon po sa barangay na 3 siya nagtatanod. Pero dyan nakatira. Pero po siya nakatira sa akin. Opo. Okay. So, si Kagawad po, ma'am, yung si Kagawad, dito Anthony po Kagawad Fer Santiago. Opo. Nagtatago na rin. Opo. Okay, sige po. Chairwoman, maraming salamat po sa time na binigay niyo sa amin, ha, madam. Opo, salamat din po. Nasa ilin telepono si Police Superintendent Marcelino Pedroso, ang OIC ng Manila Police District. Magandang tanghali po, Colonel Pedroso, sir. Magandang tanghali po, Sir Rafi. Sir, ang pinaka-latest na natanggap namin balita is nagpadala na ng surrender filler. Ito pong si Falcon sa inyo. Opo, dahil nga pong yung sabi, meron po tayong isang nakausap na dating barangay captain din po niya sa area na yan. Okay. District 3 at nagsasabi nga po na gusto niya na pong surrender. Hindi po siya nagbigay ng araw o oras ng kanyang pag-surrender? Maari pong yung araw o maari bukas po. Sir, mabalik tayo doon sa crime scene. Nakuha niyo ba yung mga ebidensya na ginamit sa pananakit sa bata tulad po ng dry seal? Opo, kinuha na po natin ng investigator natin kahapon. Kaya lang may pagdududa nga po tayo kung pinalitan nila. At yung mismong recorder, nirequest na po natin kunin din yung recorder ng CCTV. So, talagang tinututukan naman po natin yung investigasyon. Pati nga po ito, medyo kinagtatakpan na po talaga pati yung mga ibang tauhan doon eh. Sir, yung pong CCTV na binura na, at saka yung pong dry seal na pinalitan na. Pwede ba natin sampahan ng kaso yung mga tao doon, especially ito si Barangay Secretary, dahil siya naman po talaga may kaso din ito. Ay nga po eh, halatang-halata po na pinagtatakpan niya eh. Pwede po siyang makasuhan ng obstruction of justice din eh. Halatang-halata na pinagtatakpan niya yung ano, nangyari eh. So sa lahat po ng interview natin, lagi siyang walang alam. Lagi niya sinasabi niya, hindi niya alam yung nangyari. Tinatanong nga natin kung napalitan niya yung dry seal, yung sabi niya, hindi naman daw. So, pamalalaman po natin pag pina-examine po natin yun. Yung po, accessory after the fact. Yes, sir. Pwede po siya maipasok po doon. So, dahil nga po. Accessory po. Dahil nga po, tinago niya po yung mga ebidensya at ayaw niya po mag-cooperate bukod po sa obstruction of justice. Oo nga po. Pag napatunayan po namin na talagang binura niya o tinanggal niya yung recorder, para yung mismong CCTV po siya, kasama na po siya niya. Lagi po natin siyang accessory. Good, good. Okay, isa na lang po, sir. So, sino po yung taong may baril na sinabi po ng biktima, nakasukbit yung kanyang baril at yung ginamit ni chairman na para isubo sa bibig ng biktima natin? Ayun nga po, allegedly po, yung kasama, doon po sa Kagawad, tatanod na ano. Pero sa ngayon po, nagkagawa na po kami ng verification sa firearms natin sa krami. We found out na yung si chairman may dalawang registered firearms. Kaya lang po, pareho pong expired yung sa 2015, isa 2016. Kaya nga po sinasabi namin siya sa manan pa rin. Kung sakaling may firearms siya, pwede po siya talaga makasuhan ng illegal possession ng firearms. Okay. Pero yung Kagawad po mismo na nandoon sa pangyayari at may baril na kasukbit sa kanya na ginamit ni chairman sa pagsubo sa bibig ng biktima, identified po ba yun at na-check nyo ba kung meron siyang baril na kalisensya? Verify pa po natin yung firearms niya. Ang unayon ay verify pa lang po natin yung kay Chairman Falcon pa lang. Apo. Ito po yung si Anthony Fer Santiago. Kapag na-verify po na meron po siyang baril na nakalisensya sa kanya na tumutugma sa sinasabi ng bata na isang revolver, hindi lang niya alam kung 38 ba yun, 357 o 44. Magagansin po yung kaso niya. Pwede po natin ipa-cancel yung kanyang lisensya na rin. Apo. Makakancel po natin kung sakaling registered firearm po yung ano niya. Kung hindi po expired, pero kung expired yan, pwede na tayo na natin kasuhan ng legal possession of firearms based na doon sa testimony ng ating biktima. Last na lamang pala talaga, sir. Papa. Kapapasok lang po na impormasyon na tanggap namin,
from a concerned citizen, pumunta ho dito sa amin, pero ayaw po magpakilala. Si chairman daw ay nandoon pa rin sa kanyang condo. Ah, sige po, paalamin ko na at pamatayin. At saka sir, po. May mga kasama rin mga bodyguard daw, sir? Oo, oh, hindi naman pwede. Nasama natin sila pag sakaling nakuha ng chairman. Kung sakaling makialam po sila. Eh, paano sir, paano sir pag nanlaban? Ay, alam niyo na po kung ano nangyayari sa mga nilalaban. Diba po? Eh, kawawa naman sila. Eh, alam niyo na po ang nangyayari sa mga nilalaban ngayon. Okay, sige po. Kung sila lalaban sa pulis at mga sila mahuna. Okay, sige po. Colonel, mabuhay ka, Colonel. God bless po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang programa niyo. Tatay, bali kanina tumawag ka sa akin na nabanggit mo may mga nagpunta daw dun sa inyo sa bahay niyo. Sino po ba yun? Taga-MBB yata. So yata ako makakita ni Mayor, makausap yung bata. Para kung meron man daw sila may bibigay na tulong. Kaya napag-desisyon ako na sige ka ako, pwede. So sige tatay, kasi ang pangako naman ni Sir Rafi, every time na may pupuntahan kayo, isasamahan namin kayo, punta ho tayo kay Mayor ngayon, ha? Okay. Tara po. Sa kapag pasigis ka na. Sa hospital natin. Kinulungan po kami ni Sir Rafi para sa akin. Kailan po lahat na nagang... Sir Rafi? Apo.